Ay, puta, namatay pa yung motor. Hoy! Hello, YouTube Boss Rino. Welcome to my channel. So ito, tirahin natin ito. Ito ay request, special request to ni Boss Bino. Oo, tinag niya ako sa TikTok. Tapos, hindi naman pala niya pinanood. Gusto lang niya lang daw panoorin ko. Paalabo. Gusto niya panoorin ko, pero hindi niya papanood. Kasi takot si Boss Bino eh. Hindi siya maroon, hindi siya nanonood ng mga ganito. Ah, duwag na. Ah, duwag, no? Walang wala sa akin. At saka kay Bal. Diyos ko. Nagyabang pa. Isa't kalating takot din naman ako. So, ito, tirahin natin itong kanyang, ano, mukhang maganda to eh. Oh. Tingnan natin ha. Ano lang, katuwaan lang. Oh, diba? Subscriber si Goldie G. Oh, although marami na siyang subscriber. Tingnan nyo naman ang views nito. 76,000 views. Hindi ako nagkaka-abuse ng ganyan. 112 na oh. Ay nako, sagdagan nyo pa, subscribe nyo pa si Goldie G ha. So ito, tirahin natin ito bago pa tirahin ng iba. This video ay gagawa tayo ng 3 AM challenge kung saan ay susubukan natin ang isa sa napakadelikadong paranormal game na sa paglalaro nito ay maaaring kumitil ng buhay. Uy, gagawin ko kumitil ng buhay. Napakatapong naman ang babae nito. Bukod sa napakaganda. Kamatay. Uy, ano yan? Uy, gago. Ow! Okay, uy, guys. Ito parang pelikula. Galing ah. So, for today's video, ay gagawa ulit tayo ng isang paranormal game. And yung paranormal game na to ay tinatawag na 11 miles. Sa paranormal game na ito ay kailangan mong pumunta sa isang road kung saan sisimulan mo ang ritual para tumawag ng demonyo. Hoy! Seryoso ka ba dyan? Gagi, ang creepy naman ito. Katapos neto ay kailangan mong tumakbo ng hanggang 11 miles hanggang sa makarating ka sa destinasyon mo. Sa larong to ay hahabulin ka ng demonyong tinawag mo, pero kapag hindi ka nahabol ng demonyo, ay matutupad ang iyong kahilingan. Napakadelikado ng larong ito dahil pipigilan ka ng demonyo na makapunta sa destinasyon mo at maaaring ikasawi mo ang larong ito. Okay, so ngayon is lalabas ako. Saktong 3 AM ngayon. So ito yung, ayan, 3 AM. Pag 3 AM kasi, yun yung witching hour or the devil's hour. Ito yung perfect time para mag-call ng spirit or ng entity para malaro natin yung paranormal game. So ito, nag-ready na ako and lalabas na tayo maya-maya para sakto na 3 AM pa rin. And pupunta na tayo dun sa road kung saan ko sisimulan yung paranormal game. Dito ay naghanda na ako sa aking pagbiyahe na pagdesisyonan ko na doon na lang sa malapit na haunted road dito sa amin, doon ko na lang gagawin ang ritual, lalo pat walang masyadong tao. Tapang naman ito. Okay, so dito guys, dito ko napili na gawin yung seance kasi ito yung dati naming pinuntahan na haunted din. Nag-overnight kami dito noon. Kung natatandaan niyo yung vlog ko na haunted na woods na parang forest, dito yon yung street na to kasi dito yung may mga paranormal activities talaga tapos marami talaga na didisgrasya dito. So kung gagawin natin yung gago, kinikilig na naman yung tumbong ko. Paranormal game. Dito yung best na area. So, ito, i-ready ko lang yung mga gamit ko kasi parang magtitirik tayo ng isang kandila dito sa May Street. Tapos, dun natin sasabihin yung desires natin and dun na magsisimula yung paranormal game. So, ito, pakita ko sa inyo kasi ayan. So, dito oh yun. Oh my goodness. Ito, dito tapang yung nito. Road na yun na sinasabi nila na haunted daw. Ayan. Tapos ito, dahil magsisimula na tayo, ipapakita ko sa inyo yung odo kasi para makita natin yung tinakbo natin. So ang start niya is 2,480. Buti na lang full tank tayo kasi kakailanganin natin yan dahil ang 11 miles is 17 kilometers. So kailangan natin na maka 17 kilometers. Ito yung road. Itong place na to, napakarami talagang mga pagpaparamdam, mga entities, lalo na dito sa part na to. So ayan, dito. Aminin nyo, isa sa pinaka nakakatakot yung mga road na ganyan na magdadrive ka tapos lalo pag nakamotor ka tapos madilim yung dalawang side. Ay, Diyos ko. Kung na lang gagawin yung
seance. Dahil sa dulo ng game na to is kung umuwi ka mong buhay, kung natapos mo itong game na to and walang nangyari sa'yo, magkakaroon ka ng one wish and pwede niyang i-grant yun. So, dito na natin sisimulan. Dito na lang siguro ako mag-seance. So, ilagay ko lang sa stand yung phone. Magtirik na ako ng candle and i-start ko na siya. Itong game na to, dahil nga sa dapat mag-isa ka lang talaga, so wala akong kasama ngayon. So, sariling sikap talaga sa lahat ng pag-setup, ganun. So, ito, isatak ko lang, andyan yung motor. Dahil nga sa mag-isa lang ako, parang medyo kinakabahan ako na gawin to. Nakakaba kasi babae pa siya. Diba? Baka makakita siya ng manyakis dyan, Diyos ko. Di nga siya nakakita ng demonyo, nakakita naman siya ng manyakis. Pero ayan, ito na yung candle. Black candle yung ginamit ko kasi ito kasi yung ginagamit talaga nila, lalo na sa mga witchcraft. Ito yung ginagawa nila para mag-call ng entity or ng spirits. So black candle yung gagamitin natin. Ititiri ko na yung candle dyan. Ititiri na daw niya. Candle daw ititiri ka. Grabe to, oh, nag-iisa talaga, wala talagang dumadaan. Ngayon ay sinimulan ko ng sindihan ng kandila at pagkatapos nito ay itutuloy ko na ang ritual. Sa ritual na to ay magtatawag ka ng spirits at pagkatapos nun ay sasabihin mo na kung ano man yung wini-wish mo or yung mga kahilingan mo. Pagkatapos mong gawin ang ritual ay simula na ng laro at kailangan mo nang tumakbo ng 11 miles. So dito, ipuputulin ko na rin yung candle. Uy, ba't kulay itim ang candle mo? Ayan. Nako, ito na. Pag pinutol daw yan, ay magpapalaya ng ano. Actually, kahit yung mismong road na to, nakakatakot siya. Alam mo yung, ito rin yung na-feel namin noon, nung time na nagstay kami dito, nag-overnight kami, ang bigat talaga ng pakiramdam dito sa lugar na to. Ngayon palang kinakabahan na ako. So yan, nag-start na yung game. And nakakakaba. Ako nga kinakaba sa'yo eh. Buhay pa ako mamaya. Gagi, huwag kang ganyan. Ayun. So dahil nag-start na yung game, kailangan na nating tumakbo ng 11 miles or 17 kilometers. So ngayon is pupunta dun sa may Asinggan kasi yun yung medyo malayo yung daan. Kailangan kasi natuloy-tuloy. Pag nag-start na yung ano, yung pag-andar, ang sabi nila, dun na magsisimula, nahahabulin ka nung demon. Hindi ka pwedeng magpatugtog, hindi ka pwedeng mag-phone. Dapat mong bilisan para hindi ka mahabol nung demonyo. Actually, hindi ko rin alam kung anong mangyayari kapag nahabol ka. Ayoko ma-figure out kung anong mangyayari. Bibilisan ko na lang yung... Sasabihin ng demonyo pag nahabol siya. Taya. Oh. Hanggang makaabot. Taya, ikaw naman. Ako sa 11 miles. Mag-iingat naman ako. Tapos, ito, may helmet naman ako. Para safe tayo. Ang sabi nila is, pwede ka daw magpahinga. Nakakatakot din naman kung mag-stop ka kasi baka mahabol ka nga nung demon. Ito na. Mag-start na tayo. Dito ay sinimulan ko ng magbiyahe, ngunit nasa kalagitnaan pa lamang ako ng laro, ay nagkakaroon na ako ng problema dahil namamatay sindi yung motor na ginagamit ko. Medyo kinakabahan na ako dito dahil naramdaman ko rin na parang bumigat yung motor na para bang may angkas ako sa likod ko. Naka! Ay po, dyan namatay pa yung motor! Hoy! Shit! Shit! Gago! Ano to? Ayun, nilalangaw ako, hayop na langaw na to, ha. Shit, biglang namatay. Wait lang. Guys, ano, namatay yung motor. Kanina pa to nangyayari, eh. Parang dalawang beses na. Pero ito kasi is... Nakakatakot kasi nandito ako sa gitna ng daan. Tapos wala talagang kabahay-bahay dito. Kasi nandito ako sa may parang, ano bang tawag dito? Parang bypass ata yun. Ay, nakakatakot sa bypass. Oh, pag bypass kasi walang bahayan yung tangiliran eh. Kasi, ano ba yan? Hindi siya umaandar eh. Nakatakot naman to. Oh, social Yamaha. Yamaha ba? Yamaha nga. Nako. Bayan.
Kagi ate. Kagi ate, saan ka ba? Sasunduin kita. Babae pa naman, wala masyadong alam sa motor ang ano eh, babae, di ba? Di ba? Yo 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 yo. Ito naman na ka. Sibon, sibon. Wait lang, wait lang. Bilis, bilis, bilis. Wait lang. Uy, 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 huwag ka tumingin sa likod. Diretso na, diretso na. Uy, 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 uy. Parang may pumakas. Wala, ang tagal umandar. Andar na, te. Te, andar na, te. Te. After 15 minutes. Ang sabi sa laro ay habang nagbibiyahe ka ay makakakita ka ng mga senyales. At sa kalagitnaan ng biyahe ko ay nakita ko ito. May nakita akong sign. And nakakalungkot yung sign na nakita ko kasi dito sa part na to, ayan. Sa gilid ng daan ay may nakita akong nasagasaan na pusa. Actually, napaka-pangit to na sign. Kasi bad omen yun, pangit na pangitain kapag may makikita kang death sa daan. So, sa totoo lang, medyo kinakabahan na ako dito. Pero sige, magpatuloy tayo dun sa game. Kasi parang nakalahati ko pa lang. So, ituloy-tuloy ko na. Nagpatuloy ako sa aking paglalakbay. Medyo paliwanag na rin dahil mag-uumaga na, kaya't binilisan ko ang aking pagpapatakbo. At sa wakas nga ay nakarating na rin ako sa aking destinasyon at natapos ko na rin ang laro. Yay! Oh my gosh! Yay! Pero matapang siya, no? Matapang siya. Ano na, puro daldal na lang si ate dito. Panoorin nyo na lang sa channel niya, di ba? Pero tapang niya. Yung puta ko, ako namatayan doon, tapos nakamotor ako doon. Hindi ko mapapa-start sa sobrang takot ko. Baka tumakbo na lang ako. Iwanan ko na yung motor ko sa sobrang takot ko. Diyos ko po. Just dirt on my hands.